We respect them. Pero sa tingin ko, natin eh. Yung kalibre, dalawang naunang team, kung lalabanan man nila yung NXP, ang layo, guys. Let's be honest, di ba? Ang layo. So, let's go, question. Ayun na yun, Blinker in agad, bouncing ball. Ganun katapang, mga kirana. Esther Lucid, King Salman, sumagot na rin. Ganyan! Sabi ni King Salman, oy! Bouncing ball yan, hindi yan Tyrant's Revenge. Easy ka lang. Sabi ni King Salman. Yan, tol. Di mo kami mauuto. Ano, yawi, oh. Inuto, eh, no? Si Yawi, inuto niya ng onte, eh, no? Parang, yun yung mga hindi matuturo, eh. Yung flicker in, bouncing ball, yung tap-putin mo yung kalaban mo. Ganun, eh. Pero, sabi ni King Salman, teka lang, nawala na yung ano ko, eh. Nawala na yung pressure ko, eh. Parang, pinipit na to, eh. Gumano na siya, eh. Pero maganda, maganda yung, ganito eh. Ito po yung sinasabi naming unang segundo pa lang. Alam mo, makikita mo na kagad. Hindi natin masasabing na panalo, pero makikita mo yung attitude ng players, di ba? Yung may pulso, no? Yung willingness nila, di ba? 4K, pa 2 minute mark na tayo, wala pang 2K gold lead yung NXP solid kanina, di ba? Nag-2K yes. Gold lead. I think yung adjustment dito ng side ng breakpoint, pumunta na sila sa isa lang yung makakakuha nung dalawang ano, yung dalawang buffs niya. Yes. No? Yes. Kanina kasi gusto nila dalawa yung may buff sa kanila. Eh. Ngayon, hindi na nakawan. Mas may option ngayon yung Lancelot kumuha ng kills. But then again, look at the aggressiveness of Team NXP here in the top lane. Kumuha na yung Black Magic para dito kay King Salman. How about Pumpkin Ball? Yeah. That's beautifully executed dito. Isa pang hit mula kay H2O. Gets the finisher there. Not gonna be enough to also get an answer na 1-4-1. Naging 2-4-1 yung naging palitan natin dito on overall score. Third trade though is completed by Breakpoint. Yun yung sinasabi natin. Value trade. Gold lead is not so much dun sa NXP solid pa rin, no? Ang magandang value trade para kay na Dre Schofield doon sa bottom side. Again, matatakot na si paring MB dyan kasi nga, si Dre Schofield ay meron ng dalawang buffs and he can go for the aggressiveness as well. So ngayon, Breakpoint. Ang next setup dito, Kuya Shinbu, is the turtle. Mind you, wala pang nabasag sa breakpoint. So, yung endpoints ng NXP solid, naka-block pa. Diba? Yeah. Actually, na-realize ko lang, ang ganda nung lineup ng breakpoint talaga ngayon. Kumpara kanina na Gatot Kacha. Ang ganda nga nung Lilia eh, for the Harry. Oo nga eh. Diba? Oo nga eh. Sa totoo lang. Lalo na kami group up nila. Oo. And grabe rin man pressure yung Lancelot dito. It does look like walang heavy counter for the Lancelot. And yeah, Turtle, ladies and gentlemen, secured human numbers ng breakpoint. Tatalon si Yawi sa Gedli! Sinay ko! Akala natin si Yawi doon. Beautiful! Pero mind games! Biglang tulik ko! Oo, pati yung cameraman natin, nalito eh. Akala niya doon, pero sa baba. Ang galing. Mga kaibigan, Yawi there. Of course, with his own swag as well, delivering for this Kupra. Eto yung tol, yung mainit. Net mai. Men, nakita mo yon. Parang, kumbaga sa basketball, yung akala mo ilalay up na, may pagbali pala. Ganun yung ginawa ni paring Yawi. And men, yun talaga. Yung mga ganong klaseng maliliit na bagay, yung I think, pumapasok dun sa pinag-uusapan natin kanina na itong MPL na to. Ganito yun eh. Init. O, diba? Camera eh. Kaya sa camera, nagpapogi pa eh. Ang dami naming camera ang nilagay dyan sa Celestial Mala. Oo, maraming camera dyan sa lahat ng characters nyo pwedeng pogi. Then eto ha, nakakakita tayo ngayon ng mirroring ng dalawang teams. Gusto ng NXP Solid magdikta ng laban sa baba. Gusto naman ng breakpoint. Sinubukan nila iligtas yung tore. What? Yep. To push back, mga kaibigan. Ba't ka napawat? Ano yun? Yung ganong decision, men. Gusto mong iligtas yung tore. Ang lupit. Ulak sa minyo, Nek. Wala. Kayawi. Actually, commendable yun para sa akin, kaya ako napawat. Kasi again, ayaw mong ibigay yung Tori. Pero walang flicker si Yawi ngayon, ha? They don't need to worry about the flicker of Yawi. Face check. Sige, Santi Sucre.
Sandy Dog, tol. Aha, 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 aha. Traps, trapsoid. Trapsoid, trapsoid lang. Traps lang. Trap City, Trap City. Trap City. Men, eto na, oh. Eh, dito na nagaganap yung sino sino ba magre-react at sino yung magka-counter-react. Parang ganun eh. Tignan natin, papasok sa MJ Tomo. Nakuha sa ito, Jay Schofield, Shin, up! Nakuha, Jay Schofield, pero pumasok na dito para kay H2O mag-isa lamang si Dre Schofield. Wala yata siyang Thorn Rose. Hindi kita ni Yawi, yung ibang kasama ni Dre Schofield dito na check na. After that jump, went for the ultimate. At syempre, NXP Solid will be taking in this turtle. Oh, hindi lang turtle pare, pati yung purple. Yeah, oh, pero hindi ko mabiblame yung breakpoint doon. Para sa akin, okay, sa akin, yeah, they clearly lost that one. But still, I think, alam mo yun, they played it with the right attitude pa rin. As in, kaysa naman pinamigay lang, di ba, basta-basta. Kaso, feeling ko, ang pwede sana ma-improve ng breakpoint doon, i-enable si Dre Schofield, no, yung entry niya. To find ways for the lads sila to really enter properly and make it out. Kasi parang hiwa-hiwalay pa rin sila doon for a bit. No? Instant replay tayo mula sa Gillette. Makikita mo, separate lines dito. Ang nangyaring trade kasi dito, pare, is I think mas lamang sa NXP Solid. Bakit? Kasi apat yung nakuha nilang hero, tapos may isang turtle. Plus, tingnan mo si Rene, yung Hellcurt, si Rene J. Pero bago ko sinasabi yan, ha, may laban dito sa bandang gitna, H2O, saan na lang mag-isa, pero may shield! Buhay pa din, kabisado, yung range. Look at that. Nakaibigan, wow. Along with Yawi as well. Lumonline na dito ang NXP Solid, mga tol. Goes for MB, take up some turret hit, pasok si Cass, there's the kill on to Yawi. And of course, King Judge dito, bumbout ulit torchback, pero H2O, siya na bahala dito. Goes for the chase down, was able to get another kill, getting the trade of the 4-4-1 in favor of NXP Solid. Going back to my point, no, kung nakita mo yung minimap kanina, Rene J was aiming, Rene J was aiming the purple buff na agad. So, ang dami nilang trade na nakuha. Meanwhile, power lang yung nakuha ng breakpoint that ganda time. So, I think, nung laban na yun sa turtle, nagkaroon ng onting missed decision sa breakpoint kung halaban ba sa turtle or not. And yung ikaw na nga nagsabi, mas pinili nilang lumaban. And unfortunately, na-outplay sila. Yes, totoo. It is an outplay there. Pero sa akin, okay lang. As in, it is an outplay of not because, alam mo yun, hinahayaan yung i-outplay kayo. Kundi talagang gumagawa rin naman kayo ng play, no? So, I think way better talaga compared to this game number one. Pero ito, gusto ko lang i-describe yung nangyayari sa NXP Solid. Umiinit si H2O, tol, no? Pag yung kalaban parang pinapalagan siya, mas lalong umiinit. Parang sayan. Pag umiinit si H2O, pwede mo nalagyan ng kape, eh. Nung parang yung breakpoint na nakakuha ng lead, si H2O yung biglang uminit talaga. So, and we've seen this actually as a usual happening pagdating sa NXP Solid in their different tournaments. And nare-establish ulit yung lead ng NXP dito. Kailangan bumawi ulit ng init naman yung breakpoint and they catch H2O. Naku, eto nung ipang super science sa parang H2O, pero shutdown! Last insanity with the Black Magic Proc, ladies and gentlemen. Pero papasok-pas, Kuya MB, ayun na nga, yung ganyan lang yung magiging na. Rene Joy nasa bandang gilid, pero hinintay niya, the traps, the silence. Ooh, petrify to the DPS! Si MB malayan na down, no? Rene Joy lang dito sa may Gedli. There goes the far sa mga kaibigan. Kita mo, no? Na pwede pa na ilaban talaga ng breakpoint yon. Kahit may mga nakuha, malaking labang na ng mga taga NXP Solid. That is the catch. Right after the catch, no? Onto H2O. Look at the Gillette instant replay, Kuya Shin. Tignan mo yung patience ni Rene J doon sa pagpasok. Okay, alam niya na merong trap, pero hinintay niyang pumuesto talaga sa gitna si Dre Schofield. Petrify and then DPS. Yeah, Deadly Poison Stinger. Akala natin lamang yung breakpoint doon, pero boom, with a snap. NXP pa rin. Tingnan mo yung gold natin, yung gold trend natin dito. So, it is just a steady lead, non-increasing para sa side dito ng NXP Solid. Pero nakita mo yung slide, bigla talaga. Yun yung turtle fight kanina. Yun yung second fight after the turtle, yung nag 4-4-1 na naman. Yung first curve pababa, yun yung turtle fight. Yung second curve pababa or slide pababa, yun na yung 4-4-1 naman. And yes, ako wala akong qualms na dito, wala akong reklamo. It does look like this would still be an even ball game in my opinion. Pwede pa rin ilaman ito ng breakpoint. Ngayon na parang wala nang kaba siguro or nabawasan na yung kaba sa breakpoint in my opinion. They just need to be very careful of H2O. They just need to be very careful of H2O now.
They need to catch him again. They need to catch him again. Then feeling ko dalawa problema na lang dito. Bukod kay H2O, si Renny J na din, who is running the 501. Now has the endless battle, so it gives him more mobility. Dahil kada proc, eh, meron siyang onting attack speed, tapos may onting true damage na proc din. So, man, NXP Solid, nagiging, alam mo yun, nagkakaroon na maraming problema ang breakpoint kung sino ang kanilang... Race go! Hindi! Santi Sucre pala, Drake Token, double killing mga kaibigan. Goes for Renny J, onto the rack up. Pero at what cost, dalawa na yung nakuha niya. Dalawang, ay yung isa core pa. This is how confident Renny J is, this kid. Men, kung bibigyan kung magkakaroon ka ng explosive player sa ML, feeling ko si Renny J. Kahit napit na siya at biruhin mo yun, nang bibigla. Oo, naalala ko tuloy yung mga explosiveness dati ni Jeff Cutie din. Oo nga. Diba nila Rebo? Here, King Judge, plus Insanity Paras. There goes the Pool of the Lord. NXP, Solid is now closing in. BNK going what he can at least to clear up this Lord. Mama, alam yung Lord bago makasapak doon sa may mismong base. Pero anong natira sa base? Dalawang inhibitor ang nawala na nga. And now goes for H2O, Summon Force. They need to fall back fully. Man, gustong-gusto ng NXP yung ganitong klaseng pagiging agresibo, and they want to end this. They want to go to the semis. Man, nakapag-depensa pa ang breaking, ang breakpoint. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan? Sila de-depensa. Ako naging hintay. Na para ba? Yun na yun, mga tol. Ang lupit, no? Yung NXP parang meron talaga silang formula, no? Yung apat, kalulupit na agresibo. Tapos si Renny J, siya yung tipong player na the Sacrifice Lord. So guys,